sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan, let's go! Ito ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di uman ay balitang Attorney Presida Acosta hindi na mapipigilan pa at tila binanatan si Senator Rafi Tulfo matapos tawagin itong bobo ang isang PAW lawyer. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, kung ating matatandaan noon ang tila pagbuelta ng Public Attorney's Office Chief na si Attorney Presida Acosta kay Senator Rafi Tulfo. Ibinulgar kasi ni Attorney Presida Acosta sa publiko na tinawag ni Tulfong bobo ang isa sa mga PAW lawyers. Ayon pa nga kay Attorney Presida Acosta, para di umano silang tinapakan nito matapos tawaging bobo at tamad ang isang PAW lawyer na hindi naman daw totoo. At kahit nga daw tinawag pa niyang bobo ang isa sa mga PAW lawyer, ay pinatutunguhan pa rin nila ito ng maayos. At bakit nga ba raw nilalahat ni Senator Rafi Tulfo ang mga komento nito? Maaari naman daw siyang diretsuhin ito kung sinong abogado ang hindi magandang naging trabaho, dahil mayroon naman daw silang due process para litisin ang isang abogado. Hindi raw nga ba naiintindihan ni Senator Rafi Tulfo na hindi isang kliyente lamang ang inaasikaso ng isang abogado sa Public Attorney Office? Sa katunayan pa nga, may buntis pa raw na abogado na halos hindi na natutulog para matugunan lamang at masagot ang ilang public advices. Kaya huwag raw magsasabi ng bobo si Senator Rafi Tulfo sa ilang abogado ng Public Attorney's Office, lalo't hindi nito alam ang sakripisyo ng ilan sa kanila. Kaya Attorney Presida Acosta pinapa-public apology noon sa Senator Rafi Tulfo. At ang balitang ito ay pilit inuugnay ngayon ng ilan sa ating mga kababayan na tila nayayabangan sa inaasta ni Senator Rafi Tulfo sa Senado, lalo na ng mga taong labis na sumusuporta sa kanya na unti-unti nang nadidismaya. At ayon pa sa kanila, in fact, matulungin si Mr. T. Pero ang kanyang tulong ay nanggagaling din sa social media at kabahagi ang taong bayang mga viewers. Huwag siyang umasta na akala mo siya lang ang tumutulong sa taong bayan. Masyadong mataas ang tingin ni Rafi Tulfo sa sarili niya. Makatakot kung iyan ang maging presidente. Sobrang masakit magsalita. Akala siya lang ang mabuti at tumutulong sa mahihirap. Attorney Presida Acosta, mabuhay ka. Pinatunayan mo na ang public attorney ay matatalino at matatapang. Akala ni Tulfo, siya lang ang matapang. Ito yung senador na palaging I'm sorry. Patapusin muna ninyo ako. In other words, palaging pinuputol o hindi pinapatapos magsalita ang kanyang resource person. In other hand, in his conduct of hearings, he the only wants to hear himself. Parang kung sino pa kung makapanlait ng kapwa. Bravo, PAW Chief Acosta. Do not tolerate the grandstanding, Tulfo. Senator pa lang yan, umaabuso na. Papaano pa kung nanalong presidente? Napakaikli ng pasensya sa mga taong mas nakakababa sa kanya. Tulfo, alam mo ba na ikaw sana ang susunod kay Duterte na walang kinatatakutan at deritsahan kung pumuna? Pero nagkamali ako. Dahil habang tumatagal kayo sa Senado, mas nakikita namin ang inyong totoong hangarin. Hindi naman kailangang idaan lahat sa grandstanding sapagkat wala kayo sa telebisyon. Iba ang Senado, katulad ni Duterte, matapang pero may galang sa kapwa-tao. End quote. At inaasikaso po naman namin. At hindi lang naman siya ang nagre-refer. Nagre-refer din po ang mga senador natin, ang Office of the President, ang mga kapatid sa media, ang mga network, radio, TV, lahat po nagre-refer. Isa lang po siya sa nagre-refer.
Sa totoo lang, kahit po kuminsan meron siyang pinagsabihan na lawyer namin na bobo, ay naging maganda pa rin po ang pakikitungo namin sa kanya. Lalo pa nga, at naging talent din po ako ng kanyang network na kinabibilangan. Halos 5 taon pong may issue po ang pao dyan, na wala po kaming binabayaran. Ang punto lang, bakit po siya nag-aargumento ng isang fallacy? Sa argumentation and debate, mga kababayan, may fallacy of hasty generalization. Hasty generalization. Ayan. Aba, i-general mo lahat. Masama po naman yon. Unfair po naman sa mga pao lawyers namin na halos patakihin na sa puso dahil di sa oras ng gabi nagpupunta po sa mga presinto at nag-i-inquest. Yung mga lawyer namin buntis, yung mga lawyer namin diabetic, yung mga lawyer namin na nag-positive na sa COVID ay nagbi-virtual pa. Nakahiga sa banig ng karamdaman, nagbi-virtual. Napaka-unfair po na nila lahat mo. Ngayon po, Mr. T., kapag ikaw po ay may reklamo sa kahit kaninong lawyer, pwede mo pong isumbong sa akin. Sino ba yan? Yung ayaw mag-render ng inquest proceedings sa assistance, sumbong mo sa akin. Dahil ako po ang tamang tao, modesty aside, na may disciplining authority. Dahil ako po ang kanilang appointing authority. Hindi po ikaw. Ngayon, kung may plano ka pong magtayo ng pre-legal aid clinic, pag senador ka na, abay, teka, hindi ka po abogado po ba kayo, sir? O Mr. T., hindi ko po alam. Kayo ba ay magtatayo ng katambal ng PAW, pamalit sa PAW? Ang PAW po, institusyon na po ito eh. Ngayong taong to, 50 years na po ang Public Attorney's Office sa October 23, 2022. Panahon pa po ni President Marcos to, siya po nagtayo nito. Ito po yung Citizens Legal Assistance Office. Pangalanan niyo po, sino po ba yung problema niyo na PAW lawyer na hindi umaattend ng custodial investigation and inquest proceedings? At kakasuhan ko po, para po sa kaalaman nyo, Mr. T., mahigit 10 na pong abogado ang sinibak namin dito. After notice and hearing, may due process po kami dito. Kayo po, parang walang due process ang ginawa nyo eh. Sinintensyahan nyo na kaming lahat na hindi kami umaattend ng inquest proceedings. Ano po yung datos namin? Ilan direct ma yung ating inquest for this year, Harry Jel? Nakapost po sa FB namin ngayon yan. Libo-libo po. Ayan, para sakto, walang imbento, walang false information. Ito po ang summary. Sa inquest po noong 2016, 200,493 for the year 2016. Inquest and custodial interrogation assistance ng PAW. 2017, 252,000 plus. 2018, 199,700. 2019, 156,456. Bumaba po noong 2020 dahil nagpandemya. Naging 90,691. 2021, 85,600. So ano po ito? Ano po itong datos na ito? May pangalan po ng tao to, may pangalan po ng kliyente to, may clients form pong pinipirmahan ng mga kliyente. Hindi po ito imbento. Yung sinabi nyo po, ano po basehan nyo? Sinabi nyo, ito, may transcript ako. Kapag pumunta ka sa inquest proceedings, mapapansin mo, yung mga mahirap, wala silang representation, walang PAW. Bah, saan nyo po pinulot ito? Baka po nung panahon, wala pa po ako sa PAW. Dalong panahon ko po ngayon, aba, napakahigpit ko po. At bago po sila tumanggap ng allowance at sweldo, report muna, report. May actual na tao po yan. Hindi imbento. Kami po dito ay gumagamit ng public financial management na performance-based. Meron kaming quantitative and qualitative analysis ng performance ng bawat isa. Pati po ba naman sweldo ng mga lawyer ko, sisilipin nyo? Nasabihin nyo malaki sweldo? Nanghihinayang kayo? Ano pong gusto nyo sa mga PAW lawyer ko? Bumalik sa dati? Na ang barong ay kupas? Ang medyas ay butas? Yun po yun? At ang sikmura ay kumakalam dahil walang pambili ng pagkait merienda si PAW lawyer? At kapag nagugutom ang kliyente, pareho silang gutom. Ano ko pang gusto nyo? Sa totoo po, nasaktan kami lahat eh. Ang laki ng ahensyang ito, nationwide, atakihin nyo, publicly. Sa isang istasyon na alam ko, yung isang may-ari dyan, naging boss ko rin at nag-suporta sa PAW, sa mga mediation program namin. Tsaka paano kayo magtatayo ng sarili nyong legal aid clinic? Hindi, meron din kayong chief public attorney, meron din kayong mga labor lawyers, meron din kayong
appellate lawyers, meron din kayong criminal lawyers. Ano po yan? Gusto nyong i-duplicate itong opisina namin na may mandato po to. Republic Act 9406 of 2007, amending EO 292 of 1987 of Tita Cory. Ayan. Amending also PD number 1 of President Marcos. Institutionalize po itong PAO. Huwag nyo pong gibain. Katunayan, magiging justices po ba ng Supreme Court yung galing sa PAO kung walang patotoo sa maasang Pilipino ng kanilang mabuting gawa at kasipagan? Magiging justices ba ng Court of Appeals, ng RTC, MTC, magiging piskal ba itong mga lawyer ko? Kung sila ay tama dito? Ay, ang gagaling yan! Kaya sila ay nahirang ng JBC na maging judges? Naging prosecutor dumaan sa screening ng Department of Justice? Eh kapag nga po nakapila dito yung pinadala nyo, darating dito, gutom na gutom eh. Magkukwento, ang haba ng pila daw sa istasyon. Sila'y pumila mula madaling araw. Yung pala sa PAO din sila i-re-refer. Kaya sabi ng mga PAO lawyers namin, dumiretso na po kayo dito kasi kahit naman po wala kayong sulat na dala galing sa kanino man, ay aasikasuhin po namin kayo. O kung meron ka reklamo sa mga PAO lawyer ko, sabihin mo kung sino't kakasuhan ko. Tatanggalin natin dito. Hindi yung lalahatin mo lahat. At alam mo, Mr. T, makikiusap ako sa'yo, ano? My PAO lawyers and the public attorney's office as a whole is entitled to an apology for you. Nilalahat ko na, kaya singular, is entitled. Lahat kami. Mag-apologize ka. Tinitira mo na kami? Where is your basis? Nasaan na resibo mo? Nasaan na ebidensya mo? Sinong kliyente pinabayaan ng PAO? Imagine pandemya. Ilan ang nasilbihan ng PAO? 2020, 90,691. Sa inquest pa lang yan, ha? 2021, 85,533. Eh ano to? Oh, kung wala kaming ginagawa, huwag niyo po natin gamitin ang PAO. Mr. T, please spare PAO from politics. Kung gusto mo, ako na lang tirahin mo. Ako na lang. Ako na lang. Pagkatao ko. O ako na lang. Huwag na yung mga tao ko. Ang bait-bait namin sa'yo. Sinusuportahan namin programa mo para hindi ka mapahiya sa mga pumunta at pumila dyan. Priority namin. O kahit may kasabay na galing sa DOJ, galing sa Office of the President, Office sa Senate, Congress, sa media, ikaw inuuna. Huwag mo lang kami pagsabihan, bobo. Bobo, tamad. Ako na lang tirahin mo. Huwag na yung mga tao ko. Punta po tayo rito sa kay Tulpo. Alam niyo, panapanahon, bumibilib tayo kay Tulpo. Pero dahil sa may naranasan na tayo, bumilib din ako nung PCSO. Okay yan. Ine-expose ni Tulpo yung mga imposibleng tama ng PCSO. Kaya lang, di tayo bumilib nung biglang tumahimik. Tapos walang resolusyon. No? Wala silang ano yung gagawin. Walang heads must roll. Eto na naman. Basahin po. Iba po ito sa sagutan sa ano, ha? Diba, guess na nila si Yulo, nagkasagutan na dyan sa may para mabigyan lang kayo ng background, ang sagutan nila dyan sa may Chocolate Hills. Yung ano pa rin yung very technical sino yung nag-approve ba? Bakit na-approvehan? Dapat tapos na yun. Diba? Kung na-approvehan man yan, may nag-approve man. Kasi ang sinisisi nila, ang ginagawa nila scapegoat, yung mga barangay captain. Sabi kasi ng DNR, kahit kami yung chairman, may barangay captain pa rin. Sila yung mga nakakarami, sila daw yung nagbutuhan. Sila, parang sinasabi nila na sila yung halos nagbigay ng... Hindi makapaniwala yung mga senador sa ganong katwiran. Lalo na ako. Paano nyo ako mapapaniwala dyan na ganyan ang katwiran, hindi nyo alam? O sige, palagay nyo nang hindi nyo alam. Palagay nyo na naghugas kayo ng kamay. No? Wala talaga kayo, mga barangay at local officials lang yung nag-aproba. Anong gagawin nyo ngayon? Protected area. Ang tanong ko lang, sa batas ba pag sinabing protected area, pwede po yung magtayo ka ng resort doon sa pagitan ng mga Chocolate Hills? Lahat naman nagsabi, hindi. O bakit ang the best po dyan, kung kaya, ang hirap po mag-suggest ng ganun, ng kung kaya. Malamang hindi kaya.
The best dyan, kung may illegal structure, buwagin, di ba? Madaling magsabi, no? Kung fans ka ni Duterte, madali lang kay Duterte yan. Sabi nga sa inyo, mas mayayaman yung mga taga-Boracay. Bilyonaryo yung mga yun, ilan yung tinastas. Yung kay Pacquiao, yata yung isang resort dun. Tinastas din yun. Hindi kayo makakapalag kasi yan yung batas eh. Okay, so anyways, ito po ang expose ni Rafi Tulpo. Ayan. Kaya sabi ko nga, okay yan ah. Dito ako medyo believable ka rito. May kondisyon yung pagkabilib ko. Pag natuloy-tuloy mo to. Pero pag bigla namatay yung issue, alam na ng mga audience kung ano nangyari. Ito po ang sinabi ni Rafi Tulpo. Senator Rafi Tulpo on Friday raised a conflict of interest with Environment Secretary Maria Antonio Yulo Loizaga. Yan. Loizaga nga pala dapat. Yulo dati. Napangasawa niya nga pala si Ginebra. Si Chito Loizaga. Okay. Ayong kay Tulfo, yung mga Yulo family daw ay nagkaroon ng 40,000 hectares, no? Sa towns of Coron and Busungwa. Yan. Ayon kay Tulfo, ito po yung tinatawag na yung 40,000 daw na to. Ayan, no? In 1975, then President Ferdinand Marcos Sr., 1975 pa to, matagal na to. Hindi pa tao yung karamihan sa inyo. Issued Presidential Proclamation Number 1387. Declaring 40,000 hectares land area in Busuanga and Coron as pasture reserve, a protected area owned by the state, no? So owned by the state 40,000 hectares, no? Dineklara ni Marcos Sr. na protected pasture reserve. Okay. Pero pag-aari ito ng estado. Ayon pa kay Tulfo, isang taon matapos ideklara ni Marcos na ito ay protected reserve, pasture reserve pala, pasture reserve. Siguro pasture. Sa pagkakaunawa ko rito, yung pasture, yung reserve yan para sa mga baka, di ba? Eh kaso pag-aari ng gobyerno. Ayan na, state-owned. Malinaw, 40,000. Okay, pero pagkalipas ng isang taon, the Yulos allegedly obtained said property. Ito po ay pag-aari ng gobyerno. Pagkalipas lang na isang taon, ayon kay Tulfo, ito raw po ay naging pag-aari ng mga Yulo. 40,000 hectares. Napakalaki po. Okay. So, ito po ay DNR Chiefs privately owned Yulo King Ranch has been branded the largest agrarian anomaly. Grabe, no? Largest agrarian anomaly. Ha? Makinig tayo, ha? Every year from 2015 until now, hundreds of farmers would hold a protest in Palawan as they request that the small 900 hectares land, which is part of the YKR, be distributed. So 900 hectares lang yung hinihingi nitong mga magsasaka sa 40,000 hectares. So konting bahagi lang ng 40,000 taon-taon daw mula 2015. Kaya po ang tanong ni Tulpo ay eto, no? Sana. Teka muna, bit na wala rito. Ito. In light of the environmental loss over the private resorts built within the protected areas, Tulpo cited section RA 1138 which directs DNR Chief to carry out the mandates of the law to take care of the protected areas. Kaya lang ang sinabi nga ni ni Senator Tulpo, kung meron siyang pag-aari na ganyan, may conflict of interest nga raw si Yulo at hindi siya nababagay. Kung may conflict of interest ka, hindi ka bagay, no? Kaya niya kino-question yung, kaya ganun yung pag-question niya, kasi si Yulo mismo ay natituluhan nila yung pag-aari ng yung na, alam niyo yun, nakinabang siya riyan sa mga protected area na yan. Ayan yung pagkakaunawa ko, no? Ito po. So, gusto ngayon sa makatwid, pinaiimbestigan, gusto pong paimbestigan
gumawa ng resolution si Tulpo para imbestigahan mismo si Yulo kung siya po ay may conflict of interest, kasi kung siya mismo may conflict of interest, ayon kay Tulpo, ay makokompromise yung mga objectives ng departamento sa pag-enforce ng mga batas regarding protected areas. Okay? Katulad po ng pag-angkin, pagkakaroon ng lupain ng mga Yulo noong 1976. Yan po ang gustong imbestigahan ni Tulpo. Di ba ang ganda? Ang question, sana matuloy-tuloy magkaroon ng resolusyon na makita natin yung na may napaparusahan o natatanggal sa pwesto, no, sa mga imbestigasyon na to. Kasi batas o kaya napakulong, napatanggal sa pwesto. Kasi kung mayat-maya po kasi, eto na yata yung Senado na may pinakamarami. Imaginein po noon, umangal na tayo kay Grace po. Natatandaan ko yan. Nung bagong upo si Grace po na senador, mahilig po yan magpahiring. Pero in comparison po ngayon sa panahon nila Tulpo, Diyos ko, araw-araw yata may hearing. Ngayon, panahon na ngayon. Nadamihan na tayo nung bago si Grace po. Ngayong bagong upo si Tulpo, mas marami po nahihearing ngayon. Ang katulad nga ng topic natin kagabi, sana lang yung mga mamamayang Pilipino may mahita dyan sa hearing. Hindi ko po sinasabi na tama si Tulpo, mali yung mga Yulo. Pero yan po mga magagandang imbestigahan. At sana makarating po tayo doon sa dulo na magkaroon ng katarungan yung paggastos namin ng imbestigasyon nyo. Kasi kung imbestiga lang kayo na imbestiga, tapos wala po nahihita sa mga imbestigasyon, inaaksayan nyo lang, hindi lang po yung panahon na nyo . Inaaksayan nyo lang yung panahon nyo na pinasusweldo namin at pera ng taong bayan na ginagastos dyan sa mga hearing. So yan lang po. Sana hindi hanggang imbestigasyon lang. Kasi nakakadala. Dami na di ba? Inisa-isa natin kahapon. Wala naman na batas na nalilikha. Wala rin namang mga, yun na lang, yung sa brownout. Wala namang heads masro o heads na nag-roll. Brownout sa NAIA. At yun na nga mga kababayan. Ano na ang masasabi mo? Kung mayroon ka... At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out!